Napuntahan namin yung painting ng anak ko na siya yung napili doon na representative doon sa school nila. So, dito nilabas sa museum ng Sagaday Gakko. At bilang suporta sa aking anak ay pinuntahan namin ng buong pamilya kasama din syempre yung aking dalaga. At pagpasok mo sa museum, ito kagad ang unang bubungad sa iyo yung mga painting ng mga kinder. Ito ay galing sa iba't ibang eskwelahan na napili at siya namang dadalhin dito para i-display. Kung makikita nyo guys, magkakaiba yung kanilang dinodrawing kasi ito yung kung ano ang nasa isip nila at tema nila, yun ang kanilang naiisipang iguhit. At meron dito nga nagsisimula sa kinder, elementary, grade 1 hanggang grade 6 at sumunod yung mga high school student. At kung makikita nyo ay pataas ang pataas yung level ng kanilang dinodrawing at palalim ng palalim. Kung makikita nyo, napakagaganda at napakagaling naman talaga mag-drawing ng mga kabataan dito. Kasi kinder pa lang ay hinuhubog na ang kanilang kakayahan sa pagguhit. At talaga naman nagkakaroon sila ng isang beses sa isang taon, minsan dalawang beses na pumipili ang kanilang mga teacher at na namumuno sa eskwelahan upang dalhin sa museum at i-display. At siya namang pwedeng makita ng libre ng kahit sino. At isa sa mga hobby ko talaga ay magpunta sa mga museum na may mga pinta at may professional, merong mga estudyante lang. At ito yung painting ng aking anak na ang tema niya ay temple sa kagubatan. At ayan, pinipicturean siya ng papa niya sa sobra naming tuwa. Dibali pangalawang napili na to ng anak ko at actually, hindi pa siya nababalik sa bahay namin kaya inaabangan ko pa din. At yan, sa sobrang tuwa namin at suporta sa kanya. At may nakita kong isang pinta na kamukha ng anak ko pero nagalit siya nung sinabi kong kamukha niya. Ayan. So, nai-enjoy ko talaga makakita ng iba't ibang kulay na gawa ng kabataan. Ayan, sa sobrang tuwa ko guys, tatlong beses ko talaga siyang inikot at syempre hindi ako magpapatalo. Yung aking anak ay mayroon ding sariling painting gallery sa aming bahay. At ito yung kanilang mga drawing na sinabit ko na sa aming dingding. Ito yung mga painting pa nila mula nung kinder hanggang elementary. Kaya makikita nyo guys ay parang abstract ang kanyang dating. Ito yung kinder si Aska at si Akari na gamit ang gulay. At ito naman ay kastanyas kung saan pag nagpupunta sila sa bundok ay namumulot sila one time a year ng kastanyas. At yung summer na nag-swimming sila kung sino ang kasama nila. At itong abstract gamit ang ibang kulay na papel. At ito naman yung abstract ni Akari, yung nasa taas ay kay Ate Aska niya. At yan naman ay yung kanilang dreams na fly high ang pamagat niya. At yung nagpunta sila sa bundok kung saan ay nag insect hunting sila, ayan, kay Aska at kay Akari. At ito naman yung kanilang festival na kung saan ay sumayaw sila. At ito yung nagpunta kami ng aquarium or aqua park. At ito naman ang summer memory ni Aska nung siya ay grade 3. Ito yung flower planting ni Akari at ito yung kanyang sports festival. At ito naman yung flower planting ni Aska at yung kanyang sports festival. At makikita nyo dito yung kinder 2 ni Akari at ito yung sports festival ni Aska nung kanyang grade 3. At ito yung kanilang bubble wrap painting at yung isda na Gyotaku na ako ang gumawa at yung painting ni Akari na naglalaro siya kasama yung kaklase niya at shadow painting ni Aska. So yan talaga na enjoy ko lagi yan titigan at syempre nagmana sila sa akin dahil yan talaga ang hobby ko nung ako ay bata pa. At marami pa rin akong naka-stack kaya lang kinulang na ako sa frame at space ng paglalagyan. At yan ang tunay kong kayamanan na masasabi ko guys. At ito yung isang painting na napili nung kanyang first year high school. Ayan, nakabalik siya sa amin kaya nasa entrance siya ng aming bahay. That's it guys.